Nag-full bloom na yung rose. Galing siya kay Jem. Gift niya sa akin. May iba kong flowers. Ayan, malapit na naman siyang magdala ng bulaklak. Ito galing siya sa Ormoc. So, this is mini twisted Vanda. Na-damage sila nung Odette. Tapos ito yung begonia na peach. So, ayan. The white rose. Very siya. Merong pasunod. Talaga hindi pa kami matapos-tapos dito sa ginagawa namin. Kasi lagi umuulan. Oo. Oo. Ayan. Ito yung pinakamatanda naming orchids dito. Yung waling-waling siya. Oh no. Pagsaka na naman yung mga tanim ko. Dati nasunog sila eh. Kasi may nagsiga dun sa dito sa kapitbahay. Ayan, nasunog yung mga bulaklak ko. Daming damage. Tapos bumagsak pa kayo ulit. Meron akong tiger orchid dito. Yung iba hindi sila makakapabulaklak nito. Sa akin, namumulaklak siya lagi. Ayan siya. Malapit na siyang mag-deteriorate. Papunta na siyang mag-deteriorate. Magdadalawang buwan siyang ano, ganyan, maganda. So, ayun, kinahin na naman ang uod yung mga banda ko. Ayun, magulo dito. Lang covered with greens. Tapos, ito yung 1 million plant namin. Ah, meron na naman baby. Ayun, oh. Yung Lady of the Night, namumulaklak na naman siya. Sana pwede na ako mag-live pagka ano. Hindi ko talaga siya maangat-angat kasi ang dami. Sana wag lang siya magalaw. Ang dami. Ayun o, yung mga baby o. Magiging bulaklak yan siya pagka ano. Ibi-video ko to pagka ano. Pagka namulaklak siya. Gabi siya namumulaklak eh. Kay Lady of the Night kasi yung tawag sa iba Cinderella Flower. Ayun siya. Yan yung buds niya. Ang dami na naman. Ang dami. Paano ko siya angat kung kaganyan? Hayaan mo na muna siya dyan. So, ayan. Kaidaran lang to kay Dona. Mag-4 na rin ito. Ayun, meron pa dun sa loob. Huwag na lang siya galawin kasi very sensitive siya. Once na ginalaw mo, nahuhulog na, namamatay yung bulaklak niya. Tsaka nahuhulog. Ang daming bulaklak dito. Ayan. Kung saan-saan lang tinatanim ito, mini rose. Pinamimigay lang namin yun dyan. Ito meron akong ano. Bulaklak galing sa Lake Danau sa Kabalian. Giant siya, malaki siya. Magulo, hindi pa matapos-tapos, may trabaho pa kami dito. Ayun, mga alaga ko rin 'yan. Liban sa mga ano, sa mga animals, nag-aano ako ng mga bulaklak. Kailang magulo. Nagbibili ako ng ano, ito galing kay Sir John Rito doon sa ano nung papunta kami ng mag-i-explore dapat kami doon sa nilangkapan. Kaso lang twice na siyang na-cancel. Maraming instances na hindi siya natutuloy. Ayan, mga bali yan galing sa Odette. Ayan, may mga bago na siyang sama. Dito may mga bulaklak ako dito. Nandyan yung collection ko ng ano, ng ground orchids. Dito ko sila nilagay. Tapos may mga bulaklak ako kasi mahilig ako sa gala-gala. So once na nag-explore ako, nagko-collection ako na. Ito mostly galing sa Ormoc. Yung lavender na yon galing sa Ormoc. Ito kay manang linlin to, yellow. Tapos may violet, may light violet, ganyan. Magko-collection pa ako na ganyan pag may time na ako. Hindi ko dito makasikaso kasi yung vegetables namin after Odette. Ayan, nagtatanim na kami ng gulay. Nilagay namin sa net kasi ang daming manok, ang kukulit. So, dito talaga nakatanim yung ano, yung Lady of the Night. Ayan siya, oh. Yung scientific name niya is Epipallium ixopetalum. Marami siyang kulay. Nung ni-research ko, meron din siyang yellow at saka ano. Merong yung yellow, ito yung yellow, pero may ibang variety naman siya. Yung design ng bulaklak niya is iba. Merong pink, na-amaze ako dun sa pink. Gabi din siya bumubulaklak. Kaso lang wala siya dito na sa US. Mahirap siya i-travel. Kaya may vegetables na kami dito.
Ito lang yung bahay namin. Ito yung humble house namin na sinira ng audit. Yung ongoing renovation namin. Ito yung aangat na naman to. Canada gastos na naman. So ito nagsidling ako ng ano ng Lady of the Night. Kaso lang na damage ng audit. Para sa mga friends ko dapat dun sa Ormoc. Ayan, sira sila. Hindi na namin maayos. Ang dami namin gagawin. Tapos nabibisi pa ako dun sa farm. Saka na to kasi kasuhin pagka may time na talaga. Tapos yung ano, yung itong mga to, galing kay Kalaw, ano to eh, mabango, may yellow ako na ano, hindi ko alam kung buhay pa, since nabagsakan nga kami dito nung ano, nung bumagyo. Daming patay sa mga bulaklak ko. Hindi pa sila mumulaklak. Antayin ko munang mumulaklak ulit para malaman ko kung ano, ang gulo ng bahay namin, ano. Ganyan talaga yan. Ito yung breakfast ko, kain taro. Dinamos at saka fried chicken. Nagko-collection din ako ng mga shells. Ayan o. Galing to ng kamotes. Ito kuha ni mama to galing sa dagat. Wala nga siyang hungon nakakakita. Nito bumagyo. Pinadbad siya sa baybayin. Tapos nagulat siya kasi yung bato gumaglaw. Yun pala shell. Ito clams. Hindi ako yung kumuha nito. Lang kita ko lang to sa ano. Marami to yung hidala ko dun sa ano. Sa kamotes. Tinawid namin. Nag-rent kami ng boat. Tapos binagyo kami sa gitna. So ayan, dami kong bulaklak dito. Yan ano yung siya eh, rosary beads. Sabi nila bulaklak ng mga ano, ng maengkanto. Napapabulaklak ko siya, kaso lang na-damage na naman. Ayan o, lagi yan ang mumulaklak. Once sa mga anak si Dona, saka yan mga mumulaklak. Kaso ngayon, ewan ko lang kung ano, hindi siya nakapag-bloom nung nakaraan. Sana makisabay pag ano ni Arya. Nagre-recover na naman siya. Daming ayusin dito. So, yan na muna. Kain muna ako. Yan.